sa puso lamang makikita ang tunay na yaman. Robert, siya ang tumulong sa amin sa paghahanap ko sa'yo. Siya ang nagsabi sa akin na buhay ka pa, kaya nabuhayan kami lahat ng loob na makakabalik ka pa sa amin. Ginawa ko na ang tama. Oh, don't be so humble, Leon. You did more than that. Habang wala si Dad, inagaan mo ng husto ang mag-ina. Am I right? Daniela, nandito tayo ngayon para kay Robert. At kung hindi mo kayang respetuhin yun... Okay, okay. Don't have to be so defensive about it. Ikaw naman yung pag-asgasong ginagawa mo sa pamilya ko, sa asawa ko. Salamat. Ngayon, hindi ka na mabahala. Nalandito na ako. Ako nang bahala sa kanila. Mikoy! Taka kasi ako, bukas tong bahay niya. Nandito ko pala. May mga naiwan kasi ako magagamit. Babalik ka na sa mundo mo. Matagal mo inihintay yan, ha? Masaya ako para sa'yo. Magkikita pa rin naman tayo sa school. Jets ko na. Babalik tayo sa kanya-kanyang buhay natin. Yun ba yung gusto mo? Yun naman pala eh. Walang kailangan magbago sa atin, Mikoy. You stayed nung walang-wala ako. You're the only real friend I know. Wala, napadaan lang ako dito. Sige. Saglit lang. Kamusta naman? Okay naman. Lalo na ngayon nakabalik na sa amin si Daddy. Hindi talaga tayo maging magkapatid, no? Iniisip ko pa na matatawag ko sa'yo. Bunso. Pero kahit ganun, kung may kailangan ka, lapit ka lang sa akin. Ako bahala sa'yo. Salamat pa ako. Siguro hindi yan talaga para sa isa't isa si Mama at si Mang Leon. Pero salamat pa rin sa inyo. Kasi naging rason si Mang Leon para makabalik sa amin si Daddy. Sabi ko sa'yo, mabait papa ko eh. Ano yan? Excuse. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita, di ba? Huwag mong isipin na walang tatanggap sa'yo dahil sa nangyari sa'yo noon. Ang mahalaga yung ngayon. Salamat. Kasi... Saglit lang. Nag-usap pa kami. Mauna ka na. Di pa naman nag-ring yung bell, di ba? So, hayaan mo malate si Cassie dahil sa'yo. Stop influencing her. Ano ibig mong sabihin? Tama na. Tope, mauna ka nang pumasok sa classroom. At ikaw naman pa ako, umuwi ka na. Nadaan pa ako ng faculty bago ako pumasok sa room. I wanted a higher position. Pero kung consultant lang ma-offer sa akin, I'll accept it. That's better than nothing. Kung hindi dali kay Romina, wala na kami na. Dad, I did everything that I can. Pero si Romina, pilit na kinalaban ng Camila. She even tricked me into selling my shares. Oh, come on. Hindi ka pinilit. Paano kung ibang tao talaga yan? Hayaan mo na mawala sa atin ng kumpanya? Obviously, hindi pa rin nagbabagong tingin mo sa akin. Alam mo kung bakit? Ilang beses ka nagkamali. Hindi lang sa desisyon mo, kundi sa klase ng taong sinasamahan mo. Wow! Obviously, hindi naman trabaho ang pinag-uusapan ninyo. There must be something else. Ayoko maging dahilan ng gulo. Ngayon, nandito ka na. At buo na yung pamilya ninyo. Kaya huwag kayong mag-iisip na kung ano-ano. Negosyante ka rin. Alam mo, hindi nakukuha ang tiwala sa salita. Kung hindi sa gawa. Excuse me, sir.
Sir, nag-aantay na po si Mr. Valderrama para po sa meeting niyo. You'll have to excuse me. See you soon. Daniela, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Tulad ng pagbalik mo sa kumpanya ng tatay mo? Boss, bakit mo para i-update kita? Why do you care so much na kabalik ng daddy ko dito? Gusto ko lang kasi alam kung anong ginagawa mo at kung anong plano mo. Sabi mo kasi, di ba, magkakampi tayo. Yes, Mr. Valderrama. Ah, doon sa coffee shop mo. Doon na tayo magkita. Hindi, ako lang. Sige, okay. Mondragon! Anong kailangan ninyo? Sumama ka sa amin! Mama Romina, remind ko lang po yung meeting niyo sa kabilang building in 10 minutes po. Okay, thank you. Javay, pakihanda yung sasakyan. May meeting lang ako pupuntahan. Salamat. Sino? Satanas! Tinatawag ka na sa impyerno! Satanas? Ha? Ha? Satanas, ha? Robert? Satanas, ha? Robert! Robert! Marga. Hello. Are you ignoring us? Pwede ba? Huwag niyo akong istorbahin while I'm ignoring you. Marga, galit ka ba sa amin? Ba't pa kayo nagtatanong? Alam niyo naman ang sagot. Bakit ka nagagalit sa amin, Marga? Dahil ba nalaman namin yung panloloko mo sa lahat? Or maybe you're in a bad mood dahil sa nangyari sa family mo? Oo nga. We heard that. Bumalik na daw yung lolo dati mo. Ano bang pakialam nyo? Bakit? Part ba kayo ng family namin? Pero since nagtatanong kayo, para din naman masatisfy pagiging chismosa nyo, yes, bumalik na si lolo dad. So we're going back to where we truly belong. Sana ganyan din ang isip ni Cassie. Walang may paki sa iniisip ni Cassie. Pero tingin sa aming dalawa, mas may karapatan naman ako. Are you for real? Yes, but my smile is fake, just like my friendship with you. Yes, ma'am. Marami po akong natutunan sa work immersion namin ngayon. Dati po kasi observer lang ako sa negosyo eh. Pero ngayon, mas may better understanding na po ako how it works. Good. Excuse me. I hope hindi lang si Cassie ang maraming natutunan sa work immersion. Do I have all your written reports here? Loose firearm po yung baril na sinurrender ninyo, Mr. Mondragon. Napa-unlock na rin po namin dito sa crime lab. Makikita po dito na may pinagre-reportan ito. Ito lang yung nakalagay. Sigurado akong si Alvin mangubat yan. Matitrace yung ba kung sino yung aring itong phone ito?
Prepaid SIM lang mo kasing gamit. Kahit sino pwede makabili niyan eh. Eh, yung sender. Batteries natin. Gagawin mo namin ang lahat ng paraan, Mr. Mondragon. Kung gusto niyo, ibibigyan namin kayo ng proteksyon. Lalo na hindi pa tapos ang patatangka sa buhay ninyo. Salamat. Pero hindi ko na kailangan ng proteksyon. Ang mahalaga sa akin ngayon, malaman kung sino yung mga tao na yan. Sige. Tutuloy mo na kami. Nagulat ako sa'yo kanina. Halos mapatay mo na yung tao. Robert, ano bang nangyayari sa'yo? Sobra na yung galit mo. Ano yan, Cassie? Mukhang magkasama na naman kayo ni Marga sa isang bahay. Pagkatapos ng lahat na nangyari sa inyo, sobrang laking gulo. Lalo na ngayon, ganun pa nangyari sa daddy mo. Pamilya pa rin naman sila ni daddy eh. Kahit hindi kami magkasundo, iniisip namin yung kalagayan ni dad. Alam ko malabo mangyari, pero sana ngayon nandito si daddy maghintaan yung para magkaayos kami. Gets kita dyan. Sino ba naman kasi ang may gusto ng magulong pamilya, di ba? Pero mukhang isang malaking milagro yung hinihiling mo, kasi lalo na pagdating kay Marga, hinding-hindi yan papayag na makihati, lalo na sa inyong dalawa ng mama mo. Wala namang ibang paraan eh. Gagawin ko yung lahat para kay daddy. Ganon din kay mama. Sana lang ganon din si Marga at mami niya. Kung gagawin man nilang lahat, yun ay mawala kayo sa buhay nila. Pagkakataon na natin to eh. May mga kasama kang tao na ang pabagsak pa ni Robert. Pero marunong makipaglaban si Robert. Dumating pa nga si Romina eh. Dalawa sila nakakita sa tao natin. Tulad, ingat ka. Hindi mangyayari yan. Wala siyang sakit. Ano yung pipon sabi? Kung may sakit ba siya, mapapatumba ba niya yung tao natin? Kung wala siyang sakit, delikado tayo. Kaya kailangan mas lalo tayo mag-ingat. Ibang Robert na yan bumalik sa buhay ni Daniela. Tama yung hinalaman. Kailangan na natin gumalaw. Kung nagawa natin siya i-dispatch sa dati, siguradong mas magagawa natin yun. Dad, what happened? Are you okay? No, you're not! I am okay. Kailangan kang dalhin sa ospital. Baka kung ano nangyari sa'yo. Ano pa naman? Bakit di mo tinira sa ospital ang daddy ko? Ano ba klase asawa ka? Pinagtangkaan dukutin si Robert kanina. Alam mo ba kung sinong gumawa? Si Alvin. Si Alvin? Anong plano niyo, ha? Anong plano pinagsasabi mo? Tama na! Marga, kasi, ayoko na kayo madami pa sa mga gulong ito. Pumunik muna kayo. Please. Ano pong nangyayari? Kasi, sige na. Kayong dalawa, huwag niyong hintayin ako magalit. Dahil kapag nagalit ako, magsisisihan niyo. Just a piece of advice, Romina. Alam natin kung anong pinagdaanan at pinagdadaanan ng daddy ko ngayon. Kung pwede, huwag mo nang ungkatin yung mga nangyari. Kahit peke, magpakita ka naman ng pagmamalasakit sa kanya. Dahil kung hindi pa obvious sa'yo, iyon ang dahilan kung bakit natitrigger ang mga outbursts niya. And a piece of advice din sa'yo, Daniela. Huwag na huwag mo kong sisimulan. Malinaw pa sa memory ko lahat ng mga atraso mo sa akin. Kulas, anong ginagawa mo? Ano ba sa tingin mo? Ay, mag-BS ka na at samahan mo ako. Nako.
Huwag mo sabihin sa akin, dadalawin mo na naman ang apo mo. Eh, sigurado ako lahat ng yan, meron na si Carlitos. Eh, tapos bibigyan mo pa, baka madoble na. Eh, galing naman sa akin, meron na eh. Saka apo ko naman yun, di ba? Masama ba kung bibigay ako? Wala akong sinabing ganun. Eh, nasa mabuting kamay naman ang apo mo. Lalo na ngayon eh, nakalipat na sila sa mansyon ni Daniela. Kaya mas mabuting nandun sila. Saka huwag ka na masyado nag-aalala. Eh, hindi ako nag-aalala. Gusto kong makasama yung apo ko. Inipon-ipon ko ngayon ng mga ito para dun sa magiging anak namin ni Jessa. Kaya hindi ko na alam kung makikita ko pa siya. Kaya mabuti na ito, mapakinabangan to ni Carlitos. Tek na Jessa yun. Saan kaya dinala yung anak ko? Ah, alam mo, malamang isinilang niya na yon. Sana nasa mabuting kalagayan sila. Hector! Mag-usap tayo. Sandali! Sandali! Ano ba? Mag-uusap ba tayo o sasaktan mo lang ako? Pinadukot mo ang dati mo. Ano to, Hector? Harap-harapan? Wala akong alam dito sa pinagsasabi mo. Pwede ba, Hector, kung magsisinungaling ka? Magaling-galingan mo naman! May nakuhang cellphone mula sa nagtangkang kumuha kay Dad. At may message lang naman doon na nakalagay na Boss Alvin. Hindi matalino si Alvin. Hindi siya gagalaw ng hindi inuutusan. Oo, gunggong yung kapatid ko eh. Alam mo naman niya, kumikilos na kanya. Hindi ako naniniwala sa'yo. And I'm not tolerating this anymore. Lalo na kung daddy kong pinupunteriyan ninyo. Ang plano mo? Kung anong dapat kong ginawa matagal na. Ano? Isusuplong mo kami? Subukan mo. Mas lalo ka mapapalayo sa tatay mo. Baka nakakalimutan mo, Daniela, marami ako alam sa'yo. Kaya huwag kang umarte dyan na parang ikaw ang biktima. Mababagsakin mo ako, sasama kita sa pagbagsak ko. Tanda mo, walang mawawala sa akin, sa'yo marami. Tulad ng pamilya mo. Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. You know what I'm capable of kapag desperado na ako. At hindi mo hihintayin na umabot ako. Lola, Dad. Oh. Gusto ko lang sana mag-apologize. Takot saan? Mula po kasi nung bumalik kayo dito, puro ganun na lang nakikita nyo eh. Pero Lola, Dad, I'm telling you, tinry talaga ni Mommy na makasama kay Tita Romina. Nung nawala kayo, she was devastated. Pero she knows that the world won't stop para sa amin. Kaya kahit mahirap, tinuloy niya pa rin lahat ng naiwan niyo. Lolo, Dad, hindi mo alam lahat ng ginawa ni Mommy for you. She protected your reputation until the end. Marga, I hope you know na wala akong kinakampihan. Nandito lang ako para to make sure na maayos kong lahat at mabuo uling family natin. How? Kahit mismo si Tita Romina bumitaw na sa inyo? Lola, Dad, hearing you say that, mas lalo ako nasasaktan for you. Kasi alam ko ginawa niyo po lahat para lang bumalik sa amin. Pero si Tita Romina nasa iba nagpapakasaya. What do you mean? Si Leon po kasi. What's worse is, kahit nandito na kayo, hinahayaan niya na umaligid pa rin yung lalaki na yun. Do you even know the whole story between them? They're practically living like a family na magkasama sa negosyo. Pati yung anak ng Mang Leon na yun, lagi niya kasama si Cassie. Parang ang dali lang para sa kanya na palitan kayo ng lugar. Tumigil lang siya nung nalaman niya na pinsa pala ng Leon na yun si Mang Hector at si Mang Alvin. Hoy! Gising! Hoy! Gising! Ang dami pa natin kailangan gawin. Babalikan pa natin yung lintik na Robert na yan. Hindi ko makukuha si Daniela hanggat nandiyan yan. Eh, pwede ba? Tigilan mo lang yung kaibangan mo dyan kay Daniela. Kahit kailan hindi natin naging kakampiyon,
Ginagamit ka lang nun. Saka sigurado ko galit na galit yung sa ginawa natin kay Robert. Kita nga kami kanina. Parang nagbabantang ilalaglag ako. Ano nga pa sinasabi ko eh. Hindi pwede mangyari yun. Talaga? Hindi talaga pwede mangyari yun. Dahil pag binagsak niya ako, kasama siya. Malaki na rin ang pinuhunan ko dyan sa Danielang yan. Wala akong pinuhunan na hindi bumabalik. Hindi naman ako papayag na hanggang sa huli, hindi pa siya mapupunta sa akin. Hindi ko hakayaan na ipahamak pa ni Hector ang daddy ko. So what are you planning to do now? Kung kakalas ka kay Hector, sino nang tutulong sa'yo, Danny? I have other means, you know. Magagawan at magagawa ko ng paraan yan. Tsaka isa pa, humingi lang naman akong tulong kay Hector kapag desperado na ako. Danny, saan nangyayari sa'yo ngayon? Hindi ka pa ba desperado niyan? Yes. And do you have control over that Hector's filthy mouth? Alam kong alam mo na magsasalita yun against you. I need to find a way to finally get rid of that Hector without me getting dragged into the same hell he's gonna be in. Kailangan malinis lang ang plano. Hindi niya pwedeng maisip na akong dahilan ng pagbagsak niya. Marga, pwede ba tayo mag-usap? Talk about what? Narinig ko kayo nag-uusap ni Daddy. Sinisiraan mo yung mama ko. Hindi paninira yun kung totoo. Kasi totoo naman na naging magkarelasyon si Mang Leon tsaka si Tita Romina, di ba? Ang dali niya nakahanap ng kapalit kay Lolo Dad. That's so typical of your mother. Kakapit sa mga lalaki magagamit niya. Hindi pa tayo tapos mag-usap. We're done talking. Kausapin mo na lang sarili mo. Kasi sarili mo na lang naniniwala sa mga kasalungalingan mo. Hanggat maaari, ayoko ng gulo, Marga. Kaya huwag kang magsimula. Dahil lalaban na ako. Are you still thinking about the assault? Ngayon ang nabanggit siya kasi Marga tungkol kay Leon. Kung ano man ang nabanggit ni Marga tungkol kay Leon, Dad, totoo yun. Na-witness namin ang pagmamabutihan nila ni Romina. Ano pa ang alam mo tungkol kay Leon? Kay Leon? Wala na. Bakit mo naman naitanong yan, Dad? Pinsan ni Leon si Hector. At malapit ka kay Hector. Dad, that was a long time ago. I have nothing to do with them anymore. Hindi na kayo dito. Nagkikita? Yes. Dahil sa Maxwell din nag-aaral ang anak niya. But not on purpose. Wala kang kahit na anuman na kaugnayan sa kanya. That isn't really okay for you to bring up the past like this. Gusto ko lang malaman ang alam mo.